Te estoy grabando. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí en mi casa? Tú no eres un gato. Tú no eres un gato. Te ordeno que te vayas de mi casa. Welcome again, mga kamulti. Ready ka na bang panoorin ang mga kababalagang na record mismo ng camera? Mula sa multong nagtatago sa loob ng aparador at mga espiritong ligaw. Well, kung isa ka sa piling matatapang na nilalang, ay tara. Ito po. Isang lalaki kasama ang kaibigan nito ang pumunta sa kanilang bahay upang mag-relax nang biglang may nakakatakot na mangyayari. Makikita ang dalawa na marahang nilalakad at tinitingnan ang bawat silid sa kadahilanang nakakarinig sila ng mga ingay at kalabog na nagmumula sa bawat kwarto ng bahay. Dahil sa hindi sila sigurado sa kung ano ito, ay talagang nag-iingat sila dahil baka may nakapasok na sa bahay. Watch closely. Nang buksan nila ang ilaw ay labis ang pagtataka nila dahil nakakalat na ang mga gamit sa sahig. Every time I start recording, it stops. Is that yours? Yeah. Your room? Yeah. Yeah. We're up there. Wala silang nakitang ano o sino man ang nasa loob ng silid, pero makaraan pa ang ilang segundo ay bigla na naman silang nakarinig ng ingay sa kwarto ng lalaki. Nang pasukin nila ito ay wala rin ano o sino man ang naroon. Di umano ay lagi na nila itong nararanasan kaya hindi na sila natatakot pa. At sa tuwing i-record na ito gamit ang camera ay tumitigil ang pagpaparamdam. Magpagayon pa man ay may makukunan ang camera ang inilagay nila sa silid. Bigla na lamang nahulog ng kusa ang platong nasa itaas ng cabinet. Well, bago pa man ang pangyayaring ito ay nailagay na ang camera sa loob ng silid nang biglang may ma-record itong kakaiba habang walang tao rito.
Makikita ang unti-unting pag-angat ng pinggan hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Well, ayon sa source natin, magpahanggang ngayon eh wala pa rin update sa kung ano nga ba talaga ang nagpaparandam sa bahay ng mga lalaking ito. Ito naman ay mula sa Instagram ni Ricardo kung saan may nangyaring nakapangingilabot. Di umano habang kausap nito ang kasintahan ay may mangyayaring kapapalagan. Acomodé y todo. Ya quiero dormir, ya tengo sueño. Pero tiene la luz del pasillo prendida y mi mamá está escuchando un video. Habang kausap nito ang kasintahan ay biglang may sumilip sa pintuan ng kwarto nito. Nakita mo rin ba? Tila ba isang maputlang babae ang sumisilip sa kanya mula sa pintuan? Ayon kay Ricardo, hindi niya ito napansin sa mga oras na yon. Magpagayon pa man ay hindi lang yan dahil marami na siyang kapapalagang nararanasan. At isa pa rito ay ang mangyayari at mapapanood mo ngayon. Dahil habang nanonood naman siya ng TV ay pansinin mong maigi ang paligid kung makikita mo ang imaheng narecord niya. Isa na namang mga mata ang makikita sa kortina na nakasilip kay Ricardo. Sa isa pang footage na nakuna nito habang natutulog siya ay nagising siya na marinig siya ng ingay nang biglang makita na naman nito ang isang imaheng nakatayo sa likod ng kortina. So isa kaya itong apparition o anything else? Pumasok siya sa isang storage room at dahil hindi siya makagalaw ng maayos ay kinuha na lamang niya ng litrato ang bawat paligid nito. Nakikita mo rin ba kamulti? Oo kamulti, mga bilog na mata ang nakatago at nakasilip sa kanya sa likuran ng mga kahoy. So is it real or just an elaborate hoax lamang? Ito ay na-record naman sa kalagitnaan ng gabi at di umano sa maimbing nilang pagkakatulog ay nagising si Sarani dahil sa ingay ng pusa na nagmumula sa loob ng closet. Pero ang pinagtataka nito ay wala silang pagmamayaring hayop o alagang pusa. Kaya naman agad niyang kinuna nito gamit ang cellphone habang marahang papunta sa closet at ang mga sumunod pang mangyayari ay talagang makapanindig balahibo. Están empezando a escuchar ruidos. Escuché como un gato. Como dos gatos que se estuvieran peleando dentro. Oh, se escucha mucho. Tila ba may dalawang pusa ang naglalaban sa loob ng closet? Su hijo se está abriendo el closet. Voy a checar porque parecen gatos. Nakita mo ba?
Isang maputlang mukha ang nasa loob ng cabinet, ang nakasilip pala sa bata. Nang makita niya ito ay napatakbo ito sa sobrang kilapot. Pero hindi pa dito nagtatapos dahil makalipas naman ang ilang gabi ay palagihan na nga silang nakakakita ng pikurang nagtatago sa sulok ng bahay. Isang tahimik na gabi nang muling makarinig ng ingay ang mag-ina mula sa kusina. Kaya nagpa siya silang tignan kung ano ito. Se movió. Vamos. No, vamos, ¿cómo chingos que no? Vamos. Sin dejar de ver. Aquí se movió. Aquí estaba. No hay nada. Ay, no hay nada, Regina. ¿Se desapareció o qué? No sé. No manches, ma. Ya no hay nada. Sa sumunod na gabi, muli na naman nilang narinig ang pusa sa paligid. Kaya naman, pinuntahan nila ito. Atra, afuera. Estamos viéndolo. ¿Quién eres? Tú no eres un gato. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué es esto! Vete de aquí, ¿quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Te estoy grabando. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí en mi casa? Tú no eres un gato. Tú no eres un gato. Te ordeno que te vayas de mi casa. ¡Ay! ¡Ay! No manches. ¿Qué es eso, Regina? Se abrió la puerta. ¡Uy, güey! Me abrí la puerta. Vámonos. Regina, están tocando. Ya le hablé a la policía. Y ahorita va a venir. Tráeme un palo, Regina. Tráeme algo. Va a venir ahorita la policía. Corre. ¿A qué estás molestando aquí? Ya te habías ido. ¿Qué quieres? ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿A Regina o a quién quieres? Isang figura ang makikita sa madilim na sulok ang ginagaya ang tunog ng isang pusa. Te ordeno que te vayas de mi casa. No manches. Sinasabihan nila itong umalis pero nanatili lamang ito. Ya le hablé a la policía. Sa takot na nga ay tumawag sila ng pulis pero walang nakitang tao o anuman ang mga pulis sa paligid ng bahay nila. Magpagayon pa man simula ng insidenteng ito ay tumigil na ang pagpaparamdam. Naniniwalang mag-ina na maaaring kagagawan ito ng isang mangkukulam o ang mangkukulam mismo. Magpahanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan at nanatili na lamang din itong misteryo. Ang footage na ito ay nakunan sa hindi inaasahang pangyayari. Ayon dito ay walang sino man ang nasa loob ng bahay maliban sa magkakapatid na babae na makikita sa camera. Dumating ang mga ito around 10 p.m. nang may makunan ng security camera sa loob ng living room. Well, hindi lang ito ang unang pangyayari na nagbigay takot sa kanila. Dahil ilang linggo bago ito ay may pumasok sa bahay nila. Ito ang dahilan kaya naglagay sila ng kamera upang makunan ang sino mang magbalak na pumasok sa loob. Pero sa pagkakataong ito ay mukhang hindi magnanakaw ang makukunan nila dahil something strange and creepy ang marirecord ng kamera. Tutukan mong maigi.
Nakita mo ba mula sa likod ng pintuan na isang dark figure ang makikita? Makikitang sa pagbukas ng pintuan ay walang tao rito na nakatayo. Pero nang mabuksan nito ay bigla na lamang itong lumitaw. Nang makita nila ito sa video ay labis kinilabutan ng magkakapatid. Ayon pa sa kanila ay hindi nila ito makikita kung hindi dahil sa pangyayaring naranasan nila bago pa man ang gabing iyon. Di umano ay nakakarinig sila ng strange noises na nagmumula sa ibaba. Kaya chinek nila ang surveillance camera nang ito ang makita nila. Isang dark silhouette figure ang nakatayo. Wala silang idea kung ano o sino ito dahil sa biglaan na lamang itong paglaho. Pero ano sa tingin mo, Kamulti? Totoo ba itong multo o ibang entity? Let me know in the comment. Ang video naman ito ay mula sa isang babae na bagong lipat sa bahay kasama ang anak nito. Pero may kakaiba itong napapansin sa loob ng bahay dahil sa tuwing umaalis siya at umuwi sa bahay ay lagi na lamang nakabukas ang ilaw sa loob ng silid ng anak nitong babae. Kahit na lagi niya itong pinapatay bago umalis ng bahay. Bueno, voy a hacer este video para ver si está prendida la luz de la pieza de las nenas. Yo ayer la apagué. Ay, la reconcha de la lona. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? La pobrecita abierta la puerta del placar. Y la puerta del placar abierta, la concha de la puta lora. Habang naglalakad siya papunta sa silid ng anak nito, ay nagulat siya nang nakaandar na naman ang ilaw at ang nakakatakot pa ay kusang nagbubukas ng paunti-unti ang closet. Kaya naman tinanong niya ang anak niya upang malaman kung ito ba ang nagpaandar ng ilaw. Pero hindi daw, sabi ng anak nito. Ayon pa sa kanya, ang bahay ay minanalaman niya sa kanyang lolo. At ang mismong kwarto kung saan natutulog ang anak nito ay ang kwarto ng lolo nito. Yo dejé ya prendida la luz, cosa que no tener que volver y que me encuentre con la luz prendida. O sea, que se me vuelva a prender porque la verdad es que me da mucho miedo, de verdad. La puerta del placar no se volvió a abrir, es un ropero antiguo. Esta era la casa de mis abuelos. Mi abuelo falleció hace 3 años y esta era su habitación, así que a veces siento que está conectado él en esta casa, pero más allá que es mi abuelo, me da miedo. Así que nada, no la vuelvo a apagar, pero está todo en armonía y no hay nada extraño ni nada raro, sino que no vuelvo a apagar la luz porque me da miedo. Naniniwala siyang maaaring ito ang grandfather niya na ginagamit ang salamin bilang portal upang makipag-communicate sa kanya. Magpagayon pa man, naniniwala ang mga viewers niya na iba ito at ginagaya lamang ang kanyang late grandpa. Dito ay nagpa siya rin siyang tignan ng closet na pagmamayari ng lolo nito. Matapos itong magbukas ng pusa, dito nakita niya ang mga nakakatakot na gamit sa loob mula sa litrato ng great grandparents nito, isang basket at nakakatakot na clown doll at sirang manikin na nakalagay pa sa isang old suitcase. Matapos ang nakakapangilabot itong natuklasan ay lagi na niyang iniiwang nakabukas ang ilaw upang hindi na ito umandar ulit ng kusa. Wala siyang balak na gumawa ng paranormal videos, pero may mga nagsasabing gawa-gawa lamang niya ito. Kaya muli siyang gumawa ng follow-up video upang patunayang totoo ang mga nangyayari. Acá vengo. En teoría, la luz tendría que estar prendida como ayer cuando vine, que estaba prendida porque no la volví a apagar. Así que ahora vamos a ver con qué nos encontramos. Cerrar el garage. Muy bien. Vamos a ver con qué nos encontramos hoy. Igual esto no sé si está bueno porque no sé si estoy abriendo algún portal.
creo que va a ser el último video que hago, porque no está bueno estar molestando a las almas. En teoría, tendría que estar la luz prendida. Ahí se escucha el gato de mi vecino. Ahí no hay luz. Ah, sí hay luz. Bueno, no me anda la living. Está como muy oscura la casa. Vamos a prender la luz porque me da un poquito de miedo hoy. Estoy como asustada. Ah, no te la puedo creer. ¿Y por qué se desenfoca? No sé. Pero la luz está apagada. Quiero ver si es que hay algún problema. Quiero ver si es que hay algún problema con la lamparita o algo. Ah, no, listo. Listo, buenísimo. Se apagó la luz, o sea, yo no la apagué. Claramente no sé por qué está apagada. Sa pagkakataong ito ay kabaliktaran naman ang mga nangyayari dahil bago niya iwan ang bahay ay iwan niyang nakabukas ang mga ilaw. Pero nang sa pagbalik nito ay nakasara at nakapatay ang bawat ilaw sa paligid. Well, one fateful morning when this happened. No, acá estamos. La luz sigue prendida. ¿Qué mierda es eso? Esto es joda. ¡Ay! ¡La puta madre que lo parió! Bigla na lamang umandar ang laruan ng anak nito at nang papalapit siya rito ay bigla itong gumalaw papalapit sa kanya. Kaya nagtatakbo na siya ng sobrang bilis. May mga nagsasabing gawa lamang ito ng motion detector ng laruan. Pero pinatunayan niya ito dahil gumawa siya ng follow-up video. Quiero mostrar una cosa. Porque después me van a decir que el gato tiene una palanquita o algo para que camine o que haga miau o algo de esas cosas. La realidad es que no tiene nada, es un gato de mis hijas que solamente funciona si vos le apretás acá un botoncito que tiene. Quiero mostrar. O sea, si uno no lo aprieta, el gato no funciona. O sea, esto es real. Esto es real. No tiene nada, o sea, no tiene palanca, nada. Es solo si uno lo aprieta, que lo acabo de apretar. Tulad ng nakikita mo, ang laruan ay gagalaw lamang pag pinindot ang button na nakalagay rito. Pero kung mapapansin ay walang nakahawak rito sa kabilang silid nang bigla itong unting-unting gumalaw papunta sa babae. Well, ayon pa sa kanya, ang closet ay talagang napakatanda na. Pero ni-restore lamang niya ito. Magpagayon pa man ay ayon sa narrator natin ay maaaring kagagawan ito ng creepy clown na nakita niya sa loob ng closet. Gaya na lamang ng mga naunang video natin patungkol sa isang creepy clown na nakita rin at umamiari ng isang lalaki. I just heard knocking from the closet. Well, makikita rin ang isang pale figure at bilog na mga mata nasa refleksyon ng salamin. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below.
Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin, mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.